Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, and Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Petsa 14 ng Setyembre, araw ho ng Sabado, taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, bagya pang humina ang bagyong Marilyn habang ito ay nasa halos labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit posible pa rin daw itong magbalik ayon sa PAGASA. Samantala, landslide at rock slide na itala doon sa Biliran dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. Sa ibang bahagi ng Mindanao ay nakaranas din ho ng matindi mga pag-ulan at pagbaha, kaya't nadagdagan pa yung mga nagsilikas. Lugar na isinailalim sa quarantine kaugnay ng posibleng African swine fever, nadagdagan pa ayon sa Department of Agriculture. Update tayo mamaya, kaugnay ng nasa 5 milyong halaga ng suspected cocaine na narecover sa Quezon Province. At taxi driver na uminom daw ng sex-enhancing drugs ay nawala ng malay habang nakikipagtalik sa loob ng isang lodging house. Samantala, 22 million na halaga ng pondo para sa dengue test kits. Winaldas daw sa walang kwentang seminar at meeting ayon sa dating kalihim ng Department of Health. Sa ating international news, Patriot missiles balak daw bilhin ng Turkey sa Estados Unidos. Turkish President makikipagpulong kay US President Donald Trump. At sa ating balitang palakasan, pagpasok ng Spain at Argentina sa finals ng FIBA World Cup, ikinasurpresa rin ng mga sports analyst at mga fans. At live nationwide via satellite, napapanood sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchor man, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa atin pong ulat panahon, ang bagyong Marilyn ay nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility bagamat ito'y bahagyang humina sa nakalipas ng mga oras. Huling namata ng bagyo sa layong 1,215 kilometers sa silangan huya ng Basco, Batanes, at may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, may pagbugsong na sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos nito ay northeast direction sa bilis na 10 kilometers per hour, at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, ngunit babalik pa rin. Maliban dyan, may minomonitor din na low pressure area at isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni PAGASA forecaster Lori de la Cruz. So medyo may kabagalan din ang pagtakbo nitong si Bagyong Marilyn pahilagang silangan. At bukod dito kay Bagyong Marilyn ay meron pa rin tayong prevailing na southwest monsoon o habagat na siya pong nakakaapekto ngayon sa Visayas at maging sa Mindanao at dito ho sa Katimugang Luzon. Meron din tayong isang LPA o shallow na low pressure area na minomonitor. Meron pa rin tayong isa pang bagyo na minomonitor sa silangang bahagi ng ating PAR. Huling namata ng isang tropical depression o isa ring bagyo sa layong 2,935 kilometers silangan naman yan ng Visayas. Bahagi po ng paliwanag ni Lore de la Cruz ng PAGASA DOST. Kaugnay niyan, kumustahin ho natin yung sitwasyon doon sa mga lugar na apektado ng masamang lagay ng panahon dyan ho sa Eastern Visayas dahil may landslide at rockslide na naitala. May follow-up report ang Bombo Radio Tacloban. Patuloy ang ginagawang clearing operation ng mga miyembro ng Department of Public Works and Highways o ng DPWH Regionate sa nangyaring landslide at rockslide sa bahagi ng barangay Talahid, Almeria, Biliran. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng MDRRMC Biliran, na dahil sa walang humpay na pag-ulan na dulot ng bagyong Marilyn ay bumigay ang lupa sa naturang barangay. Temporaryo na naging unpassable
ang turang daan dahil sa kadalaghan ng pagkakahulog ng malalaking mga bato. Samantala, wala namang naitalang sugatan dahil sa naturang insidente. At yan ang balita mula sa himpilan ng Bombo Radyo Tacloban. Para sa Bombo Network News, Bombo Cindy Wong maghakot. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bagamat hindi ho yan direktang epekto ng bagyong Marilyn dahil yung Marilyn ay andun ho sa may extreme northern Luzon nakakaapekto. At maliban dyan, yung western section apektado ng habagat ay may mga ganito ring sitwasyon. May mga binabaha kaya at nagsilikas yung ilan sa ating mga kababayan. May update ang Star FM Sambuanga. Umabot na sa mahigit kumulang 800 na mga pamilya ang nag-evacuate sa mga evacuation center dito sa Zamboanga City dahil sa panalasa ng Tropical Depression Marilyn. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Tumaga, Pasonangka, Patalon, Bolong at maging sa barangay Salaan ay may isang bahay ang nasira dahil sa landslide kahapon. Sa ngayon ay tumigil na ang pag-ulan at humupa na rin ang tubig sa ilog. May mga ibang pamilya naman ang apektado sa baha ay nagsiwian na rin sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang pagsuporta ng gobyerno sa pagbibigay ng food assistance kagaya ng food pack lunch at iba pa para sa mga pamilya na nabiktima ng Tropical Depression Marilyn. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Dion para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yan ay naghatid ho sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang balita muna tayo, yung usapin pa rin ng African Swine Fever dahil may mga lugar daw na nadagdag na binabantayan ng Department of Agriculture sa posibleng kaso pa ng African Swine Fever. May dagdag na detalye si Bombo Raymond Tinasa. Kinumpirma ng Department of Agriculture na mas maraming lugar sa bansa ang isinasailalim nila ngayon sa quarantine kagaya sa posibleng presensya ng African Swine Fever. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na dagdagan ang mga lugar na nasa quarantine pero hindi na nila ito pwedeng isapubliko sa ngayon. Ayon kay Secretary Dar, meron sa Central Luzon pero hindi pa pwede sabihin para magawa ang Ground Zero o yung 1710 protocol ng Department of Agriculture. Sa panayam ng Bombo Radyo, sinabi ni Dar na nabahal sila sa pagkalat ng ASF o Asian or African Swine Fever na sunod ng mga iniaanod na patay na baboy sa Marikina River. Na itong bahagi na pahayag ni Secretary Dar sa panayam ng Bombo Radyo. Tama po, yun nga ang pangampan natin. Dapat nag-opera ang lahat ng mga tagpapaboy para hindi natin makakalat yung virus na ito. Ano nangyayari nga dun sa Rizal? Siguro ito yung mga backyard racer ay tinago yung mga baboy nila at hindi na nakuha. Kasi mayroon tayong protocol na pinapaiting ay lahat na within 1 kilometer basta mayroon ng outdoor mantlet ng mga baboy ay kukolektahin dapat lahat yan. Yan ang bahagi ng payag ni Secretary William Dar. So sa mga nag-aalaga ng baboy, yung mga malalakihan man na hog farms o yung mga backyard o yung mga nasa likuran ng bahay ay huwag matubli na magtago para hindi lumala ang problema natin at lalong masira yung hog industry sa Pilipinas kung merong mga nagtago ng mga namamatay na biglaan ng mga baboy sa kanilang mga lugar. Okay, Bombo Raymond, anong status nung sinasabing pondo na pantulong para sa mga hog raisers na apektado nitong ASF o African Swine Fever, Bombo Raymond? Meron daw naka-ready at 3,000 per head o 3,000 para sa isang baboy na papatayin na merong African Swine Fever, Bombo Dennis. So meron yan, naka-ready na pondo ng Department of Agriculture, Bombo Dennis. Okay. Baka naman kasi yung ibang mga hog raiser may nakuha tayong impormasyon. Sila mismo yung pumapatay dun sa mga alaga nila at nire-report nila after that.
So, paano ba talaga yung proseso nito, Bombo Raymond? Well, pinakamainam ay i-report muna para yung mga Department of Agriculture at mga veterinary officials sa kanilang mga lugar yung magsasagawa ng pagpatay, dahil mayroong protocol dyan, hindi basta-basta pinapatay, para maiwasan din yung baka pagpatay nila, yung dugo kumalat kung saan-saan at makain o makuha pa ng ibang mga baboy at lalo pang magka-problema. So masabuti, kung hindi naman eksperto, ay huwag mag-galing-galingan. Ipaubahin na lamang sa mga otoridad yung proper na pagpatay sa mga baboy, Bombo Dennis, o pag namatay na, ay itawag din sa mga local veterinary officials para sila yung mag-dispose, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat. Para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! May iba pa tayong mga balita hinggil ho dyan sa mga development sa Department of Agriculture. Samantala, sa dagdag pa nating mga balita, isang mambabatas ang humihikayat sa mga state prosecutors na kumuha raw muna ng court order bago ibalik sa kulungan yung mga recipient o beneficiaries ng good conduct time allowance, lalo't ito'y pinasusuko ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung halos 2,000 ng mga bilanggo na convicted sa heinous crimes. May update at panayam ang Bombo Radio Vegan. Marapat lamang umano na kumuha muna ng order mula sa korte ang mga state prosecutors o mga otoridad bago ibalik sa kulungan ang mga napalayang bilanggo dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Ito ang sinabi sa Bombo Radyo Vegan ng isang mambabatas na isa sa mga author ng nasabing batas na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Binigyang din ni Rodriguez na kailangang maghain ng mosyon ng prosecution upang maaresto ang isang tao na napalaya dahil sa maling interpretasyon ng batas at maling kompetasyon ng kanilang good conduct time allowance. Anya, kahit paumano nagkamali ang Bureau of Corrections sa pagpapalaya sa mga nasabing bilanggo na kasaad umano sa batas na hindi maaring arestuhin o ipasok sa bilangguan ng tao na wala namang warrant of arrest o hindi naman nakagawa ng kahit anong krimen. Kung maaalala niyo tong nakaraan ay aabot na sa halos 300 mula sa halos 2,000 GCTA beneficiaries ang sumuko sa mga otoridad matapos na magbigay ng 15 araw na palugit si Pangulong Rodrigo Duterte upang sumuko sila at sumailalim sa re-evaluation at recomputation ng kanilang good conduct time allowance. Tayo po ay may rule of law. Under our constitution, ang isang nakapalaya na maski pa nagkamali ang bureau ay malaya na. At saka hindi pwedeng arestuhin ang isang tao kung hindi actually committing a crime or an escapee. Hindi naman escapee yung mga napalaya. They went through the front door with a release order. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Jeline De Guzman nag-uulat para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report! Police Report! Bombo Police Report! Bombo Police Report! Kung akala ho natin ay natapos na yung mga naglulutanga na droga dyan sa Quezon at Bicol region, aba, may mga natagpuan na naman itong nakalipas ho na panahon at papalo raw ng 5 million pesos ang halaga ng cocaine na narecover. May update ang Bombo Radio Naga! Aabot na sa 5 million pesos ang halaga ng suspected cocaine na na-recover sa baybayin ng Barangay Apad, Humalig, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga mula sa Quezon Police Provincial Office, nabatid na isang Jose Mercado ang nakakita ng isang kaduda-dudang brown package sa baybayin ng naturang barangay. Kaugnay nito, agad namang ipinalam ni Mercado ang natagpo ang bagay kay sangguniang bayan member Nelmar Sarmiento at agad ding itinurn over sa kapulisan. Nabatid na nasa 1 kilo ang nasabing bloke ng pinaniniwala ang cocaine na tinatayang nasa 5 million pesos ang halaga. Sa ngayon, nananatili na sa crime laboratory ang nasabing package para sa gagawing eksaminasyon. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rosinieva nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Oras natin sa buong kapuluan, ganap ng 14 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pasintabi ho muna, lalo na kung may mga bata nakikinig. Medyo maselan ho yung susunod natin balita. Pero ito'y kapakipakinabang para ho sa mga nagbabalak gumamit ng sex enhancer. Ito ho yung mga gamot na pampalakas daw ng performance. Eh, may isang taxi driver ho kasi nawala ng malay habang siya'y nakikipag-niig sa isang prostitute. Yun, maki-update tayo sa Bombo Radio, Cagayan de Oro. Hindi inaasahan ng isang 31-anyos na babaeng guest relation officer o GRO na lalanding sa paggamutan ang kanyang customer matapos uminom ng sex enhancer sa loob ng cubicle inn ng Barangay Consolacion nitong syudad. Batay sa nagpakilalang alias Mylene, laking gulat niya nang bumula ang bibig ng 51-anyos na taxi driver sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik. Ibinunyag rin ni Mylene na uminom ng sex enhancer ang kanyang customer bago nila sinimulan ang kanilang pagsisiping. Sa ngayon, higpit na minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ng biktima dahil critical ang kondisyon nito. Nagpapaalala naman ang mga doktor ng Northern Mindanao Medical Center na ikonsulta muna kung gagamit ng mga sex enhancer dahil pwede itong ikamatay ng tao sa pamamagitan ng maling paggamit. Balita mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Balik tayo sa iba pa natin ang mga balita. Yung issue po sa agriculture sector, yung mga karagdagang NFA rice daw ipapakalat ng Department of Agriculture sa merkado para mapababa ng tunay yung presyo ng commercial rice na ngayon ho hindi naman ganun kababa kahit buhos yung supply. Ano nga bang nangyayari? May detalye si Bombo Gerald Ulip. Sisimulan na ng Department of Agriculture ang pagpapakalat ng karagdagang National Food Authority o itong NFA rice sa mga pamilihan, layo ng hakbang ng DA na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at asahan daw ito sa mga susunod na araw. Plano ng DA na maglabas ng 3.6 million na sako ng bigas, ito ay galing sa NFA, para tapatan ang commercial rice na at magkaroon ng option ang mga mamimili. Ayon kay Secretary William Dar sa parayam ng Bombo Radio, nais nilang bumaba sa 27 hanggang 37 pesos ang karakilo ng bigas mula sa kasalukuyang 32 pesos hanggang 50. Sa pawagitan nito, mapipilitan daw ang mga rice dealer na babaan ang presyo ng kanilang commercial rice na naglalaro sa ngayon sa 34 pesos at hanggang mahigit 40 pesos. Samantala, tiniyak rin ng opisyal na sapat ang buffer ng NFA rice na tatagal ng higit sa 60 days. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Gerald, tila nagkakasalungatan yung mga pahayag mula sa Agriculture Department at yung mismong mga magsasaka dahil may mga nakakausap din talaga tayo, mga magsasaka. In fact, doon sa area na pinanggalingan natin sa mga lalawigan, talagang medyo may problema talaga yung bentahan ng palay. Anong sinasabi dito ng Department of Agriculture, Bombo Gerald? Ang sinasabi ng Department of Agriculture, wala naman daw namomonitor na 7 pesos na gaya ng namomonitor nga natin. Pero yan ay tinatanong, doon sila nagtatanong sa pamilihan. Dapat ang gawin ng DA or itong mga duda doon sa presyo, Bombo Dennis, punta sila doon sa mga bukirin at doon nila itanong ito. Yung sinasabi ngang gate price, yan yung dapat nilang tanungin, hindi yung galing na mismo. Hindi wag silang magtanong doon sa mga nabili na palay. Doon sila magtanong sa may bukid mismo kasi yung bentahan doon talagang sobrang baba, Bombo Denny. Oo nga, minsan nagtataka nga ako kung kanino ba talaga sila nakapagtanong. Baka doon sa mga negosyante. Sabi nga nung kasamahan, mga staff ni Senator Cynthia Villar, wala nga daw talaga silang na-monitor na gano'n. So sige, yung mga impormasyon mula doon sa mga area, itatawid na lamang natin sa tanggapan ni Senator Villar para na rin doon sa investigation. Dahil siya yung chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. With that, maraming salamat, Bombo Gerald. Back to you, Bombo Dennis. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dagdag
pagdagdagan pa natin ang ating mga balita. Ito na nga yung sinasabi natin. Grupo ho ng mga magsasaka, nakukulangan dun sa sinasabing 19 pesos na kada kilo na buying price. Pero mas mainam na ho ito kumpara dun sa kasalukuyang bentahan dun sa mismo nga mga lugar po nila dahil po mapalo nga ng mas mababa pa yung presyo dyan. May update ang Bombo Radio, Legazpi. Bahagyang ikinatuwa ng grupo ng mga magsasaka ang nabatid na 19 na piso bawat kilo na ang pagbili ng National Food Authority o NFA sa mga produktong palay ng mga lokal na magsasaka. Subalit panawagan pa rin ng bantay bigas na itaas ang buying price ng palay sa hindi bababa sa 20 piso bawat kilo habang alisin na ang itinakdang criteria na 100% clean at 14% dry sa pagbili. Inihayag ni bantay bigas si spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi. Karamihan sa mga magsasaka ay walang post-harvest facility kaya't ibinibenta ng sariwa ang mga produkto. Lubhang maliit rin umano ang magiging kita mula rito na malaking bahagdan ang mapupunta sa pambayad utang ng ginamit sa produksyon. Huwag na rin anyang hintayin ang peak season ng anihan para sa pamimili ng palay ng NFA dahil sa patuloy ring pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka. Hirit pa nitong hindi rin maituturing na tulong ang Survival and Recovery o Sure Aid na pautang ng gobyerno na umaabot sa 15 piso sa mga magsasakang may isang hektarya pababa na lupa at babayaran sa loob ng 8 taon na walang interes. Masyadong mababa compared dun sa talagang pangangailangan ng isang magsasaka. Sa 5 membro ng pamilya, dapat may sweldo siyang mahigit 10,000 bawat buwan. Si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafael Ozada, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maayos ang kalagayan ng tatlong na-contempt na opisyal ng Bureau of Corrections at ito'y nananatili sa basement ng Senado. Ito ang sinabi ng mga dumalaw na kaanak at katrabaho ni na Dr. Orsicio Senas, Legal Division Chief Attorney Frederick Anthony Santos at Documents and Record Section Head na si Ramoncito Roque. Humihiling naman ang mga bumibisita na huwag na silang ilabas sa media dahil na rin baka daw makaladka din sila doon sa nagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senado sa Bureau of Corrections. Sina Senas, Santos at Roque ay na-contempt ng Senate Committee on Justice matapos na magbigay daw ng maling mga impormasyon sa lupon. Mismong ang dating Bucor head na si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nagmugkahing mass cite in contempt ang tatlo dahil sa hindi pagsasabi ng katotohanan sa Senate inquiry. Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dako muna tayo doon sa Boracay Island. May Koreano raw na turista na naliligo roon ang nalunod patay. May update ang Bombo Radio Kalibo. Namatay habang ginagamot sa pribadong ospital ang isa sa 2 Korean National matapos na malunod sa Station 2, Barangay Balabag, Boracay. Kinilalang nasawi na si Shang Hon Lee habang patuloy naman na ginagamot ang kasama nitong si Jin Yok Lee, kapwa 25 anyos at kasalukuyang nagbabakasyon sa nasabing isla. Batay sa imbisigasyon ng Malay Police Station, nagkayayaan umano ang dalawa ng maligo pagkatapos kumain kung saan. Bigla na lamang silang tinangay ng malakas na alon sa malalim na bahagi ng dagat. Kaugnay nito, kaagad umano si lang humingi ng saklolo sa oras din na nakita ng 2 lifeguard na sina Jeffrey Escasulatan at Ate Diboy Bailoses kaya maagap nilang pinuntahan ang 2 turista at mabilis na inahon sa dagat. Matapos na malapatan ang first aid ay kaagad silang itinakbo sa pangamutan ngunit dahil sa maraming nainom na tubig dagat si Shang Hon ay binawian rin ito ng buhay makaraan ang ilang minuto. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, ito si Bombo Welf Nadura. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 22 million na budget para sa dengue test kits ay nawaldas daw na nagamit ho ito sa sinasabi ni dating Secretary Janet Garin sa walang kwentang seminars at meetings. May detalye ang Bombo Radio Iloilo.
Ikinagalit ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo First District Representative Janet Garina ang kanyang natuklasan na pagwaldas ng 22 million pesos na budget na inilaan para sa pagbili ng dengue test kits sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Representative Garina. Sinabi nito na ginamit ang nasabing pondo para sa mga walang kwenta mga meetings at seminar. Ayon kay Garina, kakalungkot isipin na ang pondo na nakalaan sana para sa mga biktima ng dengue sa mga lugar kung saan idiniklara ang outbreak ay nilustay lamang. Kinwestiyon naman ni Garina ang pag-appoint ni Department of Health Secretary Francisco Duque III kay Calabarzon Regional Health Director Eduardo Hanayro bilang Dengue Task Force Z. Ayon kay Garina, kasunod ng appointment kay Hanayro na divert ang nasabing pondo sa Calabarzon base sa mga dokumento mula sa Bids and Awards Committee. Ani Garina, matapos kinansila ang pagbili sana sa mga dengue test kits na nagkakahalaga ng 22 million pesos, ginamit ang pondo para sa mga meetings at seminars kung saan kinuha ng Dengue Task Force ang serbisyo ng Vario Load Works Incorporated sa pamamagitan ng experts panel meetings upang magsagawa ng dengue vaccines at vaccine preventable diseases monitoring. Nakiusap naman si Garina sa Department of Health na hilingin sa Commission on Audit na magsagawa ng special audit sa mga transactions ng Center for Health Development ng Calabarzon. Nakabuhol ako mga dokumento ng 22.4 million dapat ibakal kang testing kit na beating, then gulpi kang nagabiting, gulpi naguntap kay ginsahilo sa Region 4A. Kahit nagamiton ganidaad para sa mga pasyente, meeting-meeting, sandaan ng mga eksperto kuno. Si dating DOH Secretary Janet Garina. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Ang Turkey balak daw bumili ng Patriot missile mula sa Estados Unidos at makikipagpulong din ang pinuno ng kanilang bansa kay US President Donald Trump. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Sol Marquez. Bukas umano si Turkish President Tayyip Erdogan na makipagnegosasyon kay US President Donald Trump hinggil sa pagbili ng kanilang bansa sa mga US-made missiles. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Washington at Ankara matapos nitong bumili ng S-400 missile defense system sa Russia. Ayon kay Erdogan, tinawagan na raw nito ang American President upang pag-usapan ng nasabing pagbili at muling bubuksan ang paksang ito sa oras na magkita sila ni Trump sa UN General Assembly sa susunod na linggo. Sa kabila nito, kailangan pa umano niyang tingnan ang mga kondisyon ng armas upang kahit papaano ay mapantayan nito ang S-400 defense missiles. Samantala, ilang mambabatas ng Estados Unidos ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa Hong Kong Human Rights and Democracy Act kasabay ng napipintong kilos protesta ng mamamayan ngayong linggo. Ilang analyst naman ang nangangamba na sa oras na maipatupad ang panukala ay mas lalo itong magdudulot ng pagkagalit ng Beijing at ang posibilidad ng tuluyang pagkasira ng samahan ng US at China. Para sa Bombo Network News, Bombo Sol Marquez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! The biggest stage in basketball. It's the FIBA Basketball World Cup Update. Maraming mga sports analysts, lalo na yung mga fans na talagang nakatutok ang nasurpresa nang pumasok nga sa finals para sa event bukas ng FIBA World Cup ay ang Spain at Argentina. Bago pa man kasi nagsimula ang prestigyosong torneo doon sa China ay inaasahan na ng marami na Team USA ang mananatiling pasok doon sa finals at sinasabi na team to beat. Ilang mga fans ang nagsabi tuloy na boring na daw ang FIBA Championship dahil wala ang All-Star NBA ng Amerika. Pero para sa basketball legend na si Kobe Bryant, magiging makasaysayan ang finals ng Spain at Argentina at tinatawag pa niya itong magiging epic. Naglabas pa ng larawan itong si Bryant, ang pictures nila ng isang retired NBA superstar at legend na si Manu Ginobili na enjoy sa panonood ng FIBA sa China. Si Ginobili ay dating national player ng Argentina at emotional din nang pumasok ang kanyang bansa sa finals. Niyakapan niya ang mga player, lalo na ang todo pagbati sa 39 anyos at dating NBA player na si Luis Scola at siyang nagdala sa Argentina patungo sa finals na mangyayari bukas
sa lakas ng Argentina ay nagawa nilang masilat ang France na siya namang nag-upset sa powerhouse team na USA. Samantala, sa panig ng Spain ay marami ang bumati kay Marc Gasol dahil dalawang championships ang kanyang pinasok. Kung maalala, si Gasol ay bahagi ng championship team sa NBA na Raptors at ngayon ay bahagi na naman siya ng kupuna ng Spain. Alas 8 bukas ng gabi, mga kabombo, ang harapan ng Argentina versus Spain na gaganapin sa Beijing, China. Samantala, sa iba pa nating mga inaabangan sa mundo ng palakasan dyan sa Estados Unidos, katatapos lamang ho ngayon ng official weigh-in sa magaganap na big fight bukas sa Las Vegas, Nevada sa pagitan ng wala pang talo na mga heavyweight boxers. Idedepensa ni Tyson Fury ang kanyang unbeaten record sa wala pang talo na si Otto Wallin sa naturang magiging laban. Kabilang ho ang undercard na aabangan din natin. Ito ho yung laban ng Pinoy boxer na si Juan Miguel Elorde, ang apo ng Pinoy boxing legend na si Flash Elorde, laban sa kampiyon na si WBO Junior Featherweight World Champion Navarrete ng Mexico. At sa mga oras ho na ito, kumuha natin, kunin natin ang linya mula dyan sa Estados Unidos kasama ang ating Bombo International News Correspondent Doc John Melo. Magandang tanghali dito sa Pilipinas. Kumusta naman dyan sa Amerika, Bombo International News Correspondent Doc Melo? Kumusta? Oh, magandang araw po, Pilipinas. Ngayon dito sa Las Vegas, Nevada. At katabi ko po ang napakagwapo na boksingero ng pamilyang Elorde na si Juan Miguel Elorde. Uy, na makakalaban niya si Emmanuel Navarrete. Kanya ay the boss. Boss Navarrete, boss Elorde. Batiin mo po mga kababayan natin sa Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig sa Bombo Radio. Ay, magandang hapon din ho. At kumusta ho yung inyong preparasyon, Ginoong Elorde? Okay naman po yung preparasyon natin para sa darating na laban. Opo, hindi ba kayo napipressure dahil yung inyong lolo ay markado na talagang boxing legend at syempre kailangan yung punan yung expectation na napakalaki dahil Elorde din po ang bit-bit po ninyong apelyedo, sir. Opo, sobrang pressured po, pero yun nga po yung sinasabi palagi ng magulang ko na huwag po intindihin yung pressure at gawin lang po yung game plan at gawing maayos po yung laban. Mm-mm. Para hindi po mano sa pressure. Opo. Paano ho naghahanda ang isang Elorde sa magiging laban po na ito? Matindi rin pala yung inyong mga kakatunggali at may paglalabanan pala kayong titulo. Paano ho naghanda ang isang boksingerong Pilipino? Kahit syempre may mga nakakausap kami ng mga Mexicano, pagka nabanggit na boksingerong Pilipino, medyo kuidaw din sila. Medyo may pag-aalangan din yung mga Mexicano. Kumusta ho yung naging kabuuan ng inyong preparasyon? Okay naman po yung preparation namin para sa laban po na to. Medyo biglaan po siyang sinabi sa amin, pero okay naman po. Tuloy-tuloy naman po yung ensayo ko. Kaya ready po sa darating na laban. Mm-hmm. Ano ho ang kumbaga ini-expect nyo naman na kumbaga edge nung inyo pong makakatunggali lalo't siya ay title holder, sir? Opo, magaling po yung mga kalaban dahil sa po yung world champion, may tinalo rin po sa mga dating world champion. So ready po ako sa darating po na laban. I see. Okay. Sige, maraming salamat po at good luck po sa inyong magiging paghaharap at aabangan po kayo ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy niyan po ang pagdadasal po sa amin. Salamat po. Ayun. Okay, Doc Melo. Doc Melo. Ayan. Napakinggan ho natin ang ating pambato. Matindi hong laban ang ating aabangan. Doc Melo, nandiyan ka pa sa linya? Okay. Mula ito, ito po si Bombo International Correspondent John Melo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ayun, maraming salamat. Direktamente live ho yan mula dyan sa Estados Unidos. At yan na rin ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Balikan ko muna ang ating mga headlines.
Sa ating ulat panahon, may binabantayan pang low pressure area at isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ito inaasahan. Natatama sa bansa, ngunit hahatak pa rin ng habagat na siyang magdadala ng mga ulan at baha sa ilang dako ng ating pong nasyon. Samantala, doon sa parte ho ng Eastern Visayas, nakapagtala ng landslide at rockslide, partikular na ho dyan sa may Biliran dahil sa wala pa rin humpay na buhos ng ulan. Sa iba pa nating balita, lugar na isinailalim sa quarantine kaugnay ng African swine fever, dadagdagan pa! Panibagong 5 milyong halaga ng suspected cocaine na recover sa probinsya ng Quezon. Taxi driver na uminom ng sex enhancer, aba, ayun, inatake sa puso habang nakikipagtalik sa isang lodging house sa Cagayan de Oro City. Nasa 22 million naman na budget para sa dengue test kits, aba, nagamit daw sa ibang paglalaanan, seminars at meetings ang pinaggamitan sa halip na test kits. Sa international news, Patriot missile, balak daw bilhin ng Turkey sa Amerika. Turkish President makikipagpulong kay US President Donald Trump. At sa ating balitang palakasan, pagpasok ng Spain at Argentina sa finals ng FIBA World Cup, ikinasurpresa rin ng mga sports analyst at maging ng mga basketball fans. At sa ating live update kanina, direktamente nakausap po natin sa Estados Unidos ang Pinoy na lalaban. Oo, doon sa Las Vegas, Nevada, ang lalaban na bukas na apo ng boxing legend ng Pilipinas, Gabriel Plus Ilorde, ay makakatunggaliho ang isang kampiyon mula sa Mexico. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-logon sa www.bomboradio.com. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!